Hello mga kapamilya all over the online world. Mami Jane Casaneda po. At ang atin pong paksa ngayon dahil na rin sa kumakalat no na NCOV 2019 NCOV. Ang atin pong paksa ay paano ba maiiwasan na tayo po ay mahawa dito nga po sa novel coronavirus. At ang bisita po natin, Dr. Troy Hepte, ayan, nako, matagal na po natin tong suki sa DOH pa noon, no? DOH pa noon, okay, yeah. And then WHO, you also worked with For WHO. For a time, I worked with WHO din. Okay, and yeah. Ano pa bang ibang mga naging trabaho mo? I usually teach din med school or public health. Okay, so atin pong epidemiologist. Ano, yes, Doc? Yes. Okay, so Doc, pinaka-importanting talakayin natin itong napakaraming mga masks, oo, no? Nga. Iba-ibang klase at nagkakaubusan pa. So, ano ba ang, paano ka ba mahahawa dito sa 2019 NCOV? Yung transmission ng 2019 NCOV is really by respiratory droplet infection. So, kunwari by sneezing, coughing, or kaya yung sa pagsasalita, even yung sa breath natin, okay. We might also be able to transmit it. Okay. And that's why, ito ngayon, meron tayong protection, gumagamit tayo ng mga mask. Para lang magkaroon tayo ng some kind of barrier para hindi makapasok sa respiratory system natin itong so, microbial. Itong layo natin itong, ito Doc, kung ikaw ay merong NCOV, at tumatalsik yung laki mahabang kausap kita. Yes, ano, swak na swak. Talagang mahahawa ko sa'yo. Usually, dapat mga 3 feet or sabi nila 3 to 6 feet or 1 to 2 meters away. Hanggang dun yung ability ng yung transmission niya pag respiratory droplet. Yung iba nga pag nagpipigil, kunwari ng sneeze or sobrang lakas, pwedeng ma-transmit siya ng further. Okay. So, Doc, kaya paano ba to? Do we prescribe people to wear masks? Like sa schools, sabihin ba natin mag-mask na kayo? Ngayon kasi, I think, mataas na yung level of awareness na about what's happening sa China. But currently in the Philippines, based on both DOH at saka WHO information, yung panganib natin halos very low. Kasi anong nangyayari, na-isolate natin yung first confirmed case natin. And there's no evidence of any ongoing transmission dito sa Pilipinas. And like this, like also in other countries. Okay. So, huwag mag-panic buying ng mga masks. Although, no? Ito nga, yung tama yung pagkasabi mo, nakaubusan na ito dun sa bang-bang, dun sa mga footages kahapon. No. Nakapila na lahat at naghihintay. But I think the government, through DTI, will be securing more opportunities for the suppliers para magbigay ng mask. Okay, pero huwag muna mag-panic buying ha, kasi hindi naman kailangan ang masks at this point. Okay, this point. But just the same, Doc, i-orient lang natin sila ano yung tamang paggamit ng mga masks. No? Ito bang lahat ng mga mask na to ay pwedeng gamitin para sa bilang protection dito sa NCOV? Yes, the best one is the N95 mask. Ang paggamit ito, nilalagay ito sa mouth, sa nose, and then meron siyang parang clip dito kung saan mo ilalapat siya para maging flat. Secure siya. Okay. And yung bands nito, you have to put it behind with the lower band, nakikita ito madalas above the upper band, parang naka-X siya. Okay. Para secure yung size niya. Just to mention lang nga, na kailangan, pag nakapasok na siya, dapat parang may negative pressure, parang nakasuck siya. Ang tawag kasi sa N95, yung respirator mask, ginagamit to para ma-filter natin yung mga particulate, matter, dust, whatever. Pati na rin yung, kunwari, yung risk for yung mga viruses o bacteria galing doon sa mga droplet na infection. So, ito very effective. Ito yung ginagamit ng mga healthcare workers natin. Okay. Ito naman. Ito naman. Itong may blue and white. It's a surgical mask. Ito yung very thin. Some might say na very flimsy na mask ito. Will it pero work? It still can work kasi it provides some kind of protection. It might not work though kung kunwari may virus na kasi hindi kagaya nung sa N95 nakalapat. Ito, kung makikita mo, may mga butas, may mga siwang sa ilalim. Pero may ano ito, ito wala. Sa ibabaw. Ito. Yung may clip. Ito. Oo. Pwede so, rin, nasa taas. Pwede rin, pero hindi siya magbibigay kagaya ng N95 dahil sa fit, shape no? niya, yung custom fit. There's this difference between yung color sa blue at saka sa white. Based on the advice of the infectious disease experts, dapat
Ito yung nilalagay natin sa yung labas. Blue ang nasa labas. Yung blue, oo. To keep the virus yes, from coming yes. in, ano. Oo. Okay. So, Doc, this will suffice? Pwede ba itong gamitin as protection sa NCOV? Yes. Especially where we have areas yung crowded, or kunwari nasa tren ka. I've seen lots of pictures ngayon na nag-mask sila. But when you're walking in the street, wala ka naman ka-exchange ng respiratory droplets, then that pwedeng will hindi. Be okay pa. Oo. Okay. So, we need to get information as it arrives para okay. maging ano lang tayo, kalmado rin. Ito, Doc, marami rin mga ganito. Ito parang cross between the two. I've seen a lot of this. Mm-mm. And it's like a respirator mask din, except that nandito yung ano niya, yung parang filter. Filter niya. Oo. Mm. So, it gives a protection. Dito papasok yung hangin. Ano ba to, para tela? Secure. Parang tela to eh. Okay. Oo. Pwede bang tela, Doc? Hindi lang ito, no? Marami rin yung flat na tela. Yung mga nabibili, yung napapagawa lang, tapos ano, iba-ibang yun? Kulay. Ang difficulty doon sa nabasa ko, na yung tela, pag yan nabasa, baka pwedeng pamahayan pa ng mikrobyo pag matagal mong sinusuot. For all of these masks, ito dapat mga disposable eh. At ilang oras yung, lang? Doon sa, ano, narinig ko sa N95, every shift, dapat pinapalitan nila yan. So, how many hours? So, usually, isang shift, mga 8 hours. Ah, so or eight? Or less. Depends kung basang-basa na yung, yung mask. Sa paggamit ng mask, pag ito basang-basa na, hindi na siya naging efficient. So, okay. pwede nang pasukan pa yan, o kaya pwede yan magkaroon ng bugs or microbes dun okay. sa air na yan. So, 4 hours, dapat, Doc, magpalit, halimbawa, itong mga ganito. Yeah. Kaya, kaya yung iba, sad to say na, dahil sa nagkaubusan na, nag-stock out na, yung iba nakakabili lang pa isa-isa. So, yun eh, inuulit-ulit lang nila. Nililinis, pinapagpag pwede, nila. Oo. Pero nawawala na yung ability nun para makaprotect talaga. Yung mga tela, Doc, balikan lang natin. Yung mga yes. tela, okay ba yan? Yung mga tinatahi lang? Yung mga tela, at least within the short time na ginagamit siya, baka makatulong na hindi tayo at least matansikan lang nung ng mga ano kaysa wala no? Kaysa wala. Wala kang suot. Oh, nga pala, dadagdag ko lang na bukod pala sa ano coronavirus, uso pa lang ngayon ang flu, ang influenza, kaya at least 2-in-1, may protection okay. tayo sa pareho. Okay, Doc, yung alcohol, lahat alcohol, ba ng tubig ba alcohol, paano bang protection sa paghugas sa kamay? Sa paghugas sa kamay, ang pinaka-importante yung madalas nating gawin, ugaliin natin na pag may pinanggalingan tayo, medyo alanganin ba na may nahawakan tayo, o kahit sa sarili natin, napabahin tayo, kailangan natin hugasin ang kamay natin okay. para hindi dumapo dito yung mikrobyo. Yung alcohol, Doc, will that be enough yes, to kill the it's germs? Enough. It's good enough. Yung ibang mga sanitizers, though, medyo may alcohol siya, but it may not be enough. Pero it, even then, at least kahit paano meron siyang level of protection. Anong klaseng alcohol, Doc? Iba-iba eh. May ethyl, may isopropyl, may percent-percent ang pa. Ang ginagamit natin yata, I think, is isopropyl, yung isopropyl. Commercially available. And okay. That will be good enough. Ang alcohol content? May 2% or 2 proportions yata, 40% and 70%. 70%, I guess, will be the higher concentration, which okay. will be, ano, will give a better effect para so mawala 70% yung microbiome. Na alcohol. Alcohol, isopropyl, alcohol. Okay. Ano pang mga payo natin, Doc? Anong mga paalala pa natin? Yung siguro paalala lang natin yung ugaliin talaga natin yung talagang malinis sa sarili. At kung maaari, huwag natin hawakan yung ating mukha, kamay natin ay may mga mikrobyo. Pag kung ano mga mikrobyo nandito sa kamay natin, pwedeng dumapo sa ilong, sa bibig, sa mata. Yung iba mahilig magkamot ng mata. Oo. So lalo na pagising, kunwari, syempre may tinatanggal tayo sa mata natin. Mm-hmm. Baka mamaya may kung anumang klaseng bacteria o virus pati yung ating mata ay so Doc, yung NCOV virus ay nabubuhay kahit na halimbawa tumalsik siya sa damit o sa table, sa metal. So pag hinawakan mo at nilagay mo sa mukha yung kamay mo. So may openings ka, mata, ilong, bibig. Pwedeng pumasok doon yung virus. Kaya tayo mayroong ganung advice na huwag tayong basta-basta hahawak sa ating mga mukha. Kasi nga, makontaminated. Yung mga surfaces na to, there has been some parang data na hanggang raw 8 hours, 10 hours, maybe 12 hours pa, ganun katagal. I guess depends doon sa surface kung saan siya nagkaroon ng contamination.
importante yung, sabihin lang na kagaya nung sa SARS, namamatay itong virus ito pag naarawan ito. Yung ultraviolet light can kill it. Technically, yung tawag dito sa mga objects ito, yung fomites, yan yung pwedeng panggalingan ng mga mikrobyo na parang steady lang sila dyan okay. hanggang pwedeng mag-spread pa sila. Okay. So, Doc, bilang panghuli, payo natin, paalala natin sa ating mga kapamilya. Ang maganda sigurong maalala natin na ngayong panahon, dapat magtulungan tayo, magbigay ng tamang impormasyon, gustong impormasyon, para wag ho tayong magkaroon ng kaba o pag-aalinlangan dun sa mga ginagawa nating mga health authorities, ang ating mga doktor, mga nurses, ginagawa nila lahat po para bigyan tayo ng enough assurance para mapangalagaan tayo laban sa virus ito. Ayun, at syempre po, paalala po natin, huwag mag-panic buy, diba? Nitong mga masks na ito. Sabi nga po ni Doc, lalo na yung mga mommies, Doc, no? Baka natataranta, wala tayong mask sa bahay, paano yung mga bata pagpasok sa school? So, ang paalala po ni Doc, gagamitin lamang to at this point, dahil hindi naman kalat ang kaso ng NCOV sa Pilipinas, gagamitin lamang to sa mga yung crowded places. Yes, kung may pangangailangan tayo na, may pangamba na tayo ng kumakalat siya. Pero sa ngayon, wala pa naman ho tayong ganitong klaseng sitwasyon. Okay, so kung sa opisina, Doc, sa maskwelahan, pwede namang huwag magsuot. Kung may mga umuubo, may sipon, paalala lang natin na kung maaari, baka naman pwede sila magpahinga, mag-leave muna, okay, mag-absent for the meantime. Pero kung meron ganun, mas mabuti na rin siguro magbigay tayo ng paalala sa school or sa office. Pero kung sa mga school, sa mga offices, kung ang ating iniisip ay magsuot ng mask bilang protection sa NCOV, hindi naman kailangan. Hindi pa naman sa at this point, no? O kaya huwag tayo mag-ano, panic buying, no, Doc? Yung sapat na kaalaman talaga ang kailangan natin para mawala yung kaba. So yan po yung mapaalala ni Doc, ha, pagdating sa paggamit ng mga mask at pinaka-importante pa rin, palakasin ang resistensya. Resistensya. Tama. Okay. Doc, contact information, active ka ba sa Facebook kung may mga tanong sila? Oh, yes. Sige. Just try to message me. Troy Hepte, yung ano ko. Okay. Facebook. Ayan. So, thank you po, Doc, ha? Si Dr. Troy Hepte. Welcome. Thank you po. Walang kupas. All these years. Ayan. At thank you po sa atin po mga online followers sa ABS-CBN News. Of course, salamat, Doc, at sa Jing Casaneda Facebook page at pati po sa atin po mga subscribers. Tulad po ng lagi nating paalala, importante po no, na armado tayo ng tamang impormasyon. And please share our posts, like our pages, and follow us, and be a part no of the community we're trying to create, isa pong komunidad na tumutulong sa pagbibigay ng tama, praktikal at importanteng mga impormasyon lalo na pagdating sa kalusugan. So laging tandaan sa mga usapang pampamilya at diskarteng pang nanay, Mommy Jing ang gabay. Bye. Bye.